nagbabalik dito sa inyong harapan para magbahagi na naman ng isang napakagandang balita mula sa ating pamahalaan sa pangunguna ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So, unang-una, thank you very much dahil kahit tatlong araw tayong hindi nakapag-live is sinusuportahan nyo pa rin yung ating YouTube channel. So, may dahilan naman tayo mga kalyado. Pinalampas muna natin yung Holy Week, yung mga mahalagang bagay, araw na dapat ilaan natin sa ating Panginoon. Kaya sana maintindihan nyo kung bakit mas pinili natin na magpahinga muna ng kaunting araw lang naman, di ba? Ngayon, magbabalik ulit tayo para back to work, kumbaga. Balik tayo sa pagsuporta sa ating sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. And syempre, para idepensahan ng ating Pilipinas laban sa mapanlinlang, 'di ba, mapang-abusong China sa ating bansa, 'di ba? And napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon, mga kalyado. Grabe, napakatapang talaga ni ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Base sa aking thumbnail, sinabi ko dito na tapang at talino talaga ni PBBM. Kumbaga, ang tapang at ang talino talaga ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi pasisindak sa China. Ito pa, naglabas ng panibagong kautusan. Diba? Diba nakaka-intriga mga kalyado, no? Well, hindi ko po kayo tinaano dyan. Tawag doon, niluloko pag naggumagawa tayo ng thumbnail. Totoo talaga yan mga kalyado. And sabi ko pa dito sa title ng ating pag-uusapan, ibang klase talaga ang tapang ni PBBM. Hindi nasisindak sa China. Bagong kautusan, inilabas na. Ano po ba itong kautusan na ito mga kalyado? Yan ang ating tatalakayin ngayon. Kaya tutukan nyo po itong ating live stream hanggang sa matapos. So good news po ito mga kalyado. No? Dito sa balita natin is may papahayag natin is may papakita natin sa ating mga kababayan, sa mga mamamayang Pilipino na talagang handang-handa ang ating Pangulong Bongbong Marcos na depensahan, protektahan ang mga teritoryo natin laban dito sa mapang-abusong China na masyadong binaybi ng nakaraang administration. Unang-una, nagbuo si PBBM ng kumpletong package na itong mga kalyado. Countermeasure package laban sa illegal na pangihimasok ng China sa ating mga teritoryo at pagpipigil sa mga kababayan natin na makapangisda ng malaya at mapakinabangan ang ating mga natural na yamang dagat dyan sa West Philippine Sea. At pangalawa, naglabas na mga kalyado ang Malacanang sa pamumuno ni PBBM ng Executive Order Number 57. Kahapon lang po ito mga kalyado. Kagabi ko pa dapat ito babalita. Pero Easter Sunday kahapon, kaya pinili ko na ngayong araw na lang dahil bilang respeto na rin sa napakahalagang okasyon sa ating mahal na Panginoon, di ba? Shout out sa mga Kristiyano dyan, mga Katolikong katulad ko. Bagamat magkakaiba tayo ng relihiyon, respeto na lang tayo sa bawat isa, okay? Maraming salamat sa inyo. So, dito pinapakita talaga mga kalyado na iba talaga ang tapang ni PBBM pagdating sa pamumuno, lalong-lalo na sa pagprotekta sa ating mga teritoryo. Dahil ang pagpuprotekta sa teritoryo ng Pilipinas, mga kalyado, ay nagpapakita ng isang katapangan. Diba? Yan ang numero unong nakasaad sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas. Diba? Bukod sa preamble and the national territory. Yung teritoryo natin, hindi dapat natin yan na ipinagbibigay, ipinagkakaloob sa mga bansa para lamang sa pansariling interest natin. So, yan po ang mga tatalakay natin. Good morning sa inyong lahat. Maraming salamat. Sa mga napakaagang nag-comment, kay Kaloyal Kualas Dimol, hello madam. Kay Kaloyal Alexandrade, kay Madam Meiko Studio, Evelyn Imperial, Ronel Isorena, Madam Elami TV, and all. Maraming salamat. So, pwede ko po bang malaman kung okay po yung boses natin, then proceed na po tayo dito sa ating balita na talagang napakaganda. Comment nyo muna po kung naririnig nyo po ang boses ko. Hindi ko kayo bibigyuin dito sa ating live stream dahil talagang magugustuhan nyo po ito mga kalyado, and napakalaking tulong sa pagpapalaganap ng ganitong klaseng magagandang balita. Comment nyo lang po kung naririnig ninyo ng malinaw, loud and clear,
ang boses ni Sir Pau PH. And okay na rin ang boses natin, mga kalyado. Medyo wala na tayong ano ngayon. Sipon, yung ubo natin, yung katinang lalamunan natin, halos wala na rin. Pasulpot-sulpot na lang siya. Diba? Thanks God. Maraming salamat talaga. Comment nyo lang po kung naririnig ninyo po yung boses ko. And antayin ko po yung comment po ninyo. Then start na po tayo. Okay, maraming salamat. Good morning, magandang tanghali, magandang hapon sa lahat ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Ayun, ba't wala pang nag-comment? Comment nyo po kung naririnig ninyo po yung boses natin para panatag po ang isip ko na okay yung udyo. Ito, binubuksan ko na yung unang ano natin, reference natin. Okay po ba? Nai-comment nyo na po ba kung okay yung boses natin? Hello, mga kalyado. Loud and clear. Thank you, Madam Nimpa Belen. Grabe, isang minuto yata ako nag-antay. Thank you very much sa pag-comment po. Ito na. So, totoo yung sinabi ni Sir Pau PH, mga kalyado, na si Pangulong Bongbong Marcos, hinding-hindi talaga pasisindak dito sa mga mapang-abusong Chekwa na ito, na masyadong inalagaan at binaby itong nakarang administrasyon ni former President Duterte. Masyadong binaby, umabuso tuloy. Mabuti na lang, yung ating Pangulo ngayon, napakatapang. Sabi nga ni Sir Pau PH dati, si PBBM is small but terrible, but silent but deadly. Diba? Small but terrible, silent but deadly. Ito po yung patunay, mga kalyado. President Marcos Jr., Pilipinas, di pasisindak sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Babasahin ko sa inyo, mga kalyado, and papaliwanag din natin. So, nanindigan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kalyado, na hindi siya at ang Pilipinas ay hindi pasisindak, hindi matatakot ang mga Pilipino sa kabila ng open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks ng China sa West Philippine Sea. So, we do not yield, mga kalyado, hindi tayo pasisindak dito sa mga illegal na panghimasok, mga agresibong aksyon, mga delikadong aksyon na ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. So, sa isang pahayag ni PBBM, mga kababayan ko, na magpapatupad daw ang mga kinauukulang ahensya ng mga nararapat na hakbang kaugnay sa mga pinakahuling pangyayari sa karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas na pilit na inaangkin ng China. Yan po ang pahayag ni PBBM nang mangyayari yung latest na insidente sa Ayungin Shoal, kung saan may mga nasaktan na Armed Forces of the Philippines and ang tawag doon, halos magkandalasog-lasog yung barkong sinasakyan na lulan ang mga supply para sa mga bayaning sundalo natin dyan sa BRP, Sierra Madre. Kaya si PBBM, medyo nasagad na rin siya eh. Diba? Although napakatapang ni PBBM, sabihin ko rin sa inyo na hindi po gulo ang ginahanap ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga nila eh, sabi nga, pwede kang maging matapang habang mahinahon. Alam niyo yun, medyo ano-ano, medyo contrary dun sa dalawang words, ano. Pero totoo po yun. Pwede kang magmatapang ng nag-iisip. Diba? Pwede kang maging matapang sa simpleng pamamaraan na hindi mo kinakailangang mag-udyok ng matinding digmaan laban dito sa giant superpower country na ito. Diba? Never, never si PBBM na ipapahamak ang Pilipinas. Yan po ang katotohanan, mga kalyado, at para sa mga pro-China dyan. So sabi dito, over the succeeding weeks, so there should be daw, dapat daw talaga meron, there should be implemented, di ba? Relevant national government agencies and instrumentalities, a response and countermeasure package, ito na yung sinasabi ko, that is proportionate or angkop, deliberate, and reasonable in the face of the open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attack by agents of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. Grabe. Grabe itong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Talagang ano, napakalayo talaga ng difference nila ng dating administrasyon at dating pamumuno ni Duterte, na kung saan talagang ano, talagang masyadong naging very important person si Xi Jinping
dito sa Pilipinas at ang kanyang komunistang bansa. Kaya ang nangyari, ang ending, tayo yung nahirapan ngayon, pati ekonomiya, apektado mga kalyado, gaya ng sabi ko sa inyo, pag ang West Philippine Sea nalagay sa alanganin and nagpatuloy yung mga agresibong aksyon ng China, ginigipit tayo dyan sa mga pag-aari nating katubigan, apektado rin po ang ekonomiya natin. Diba? Kaya kung mapapansin ninyo, medyo lumugmok yung ekonomiya natin pagkatapos ng Administrasyong Duterte dahil napakaraming mga naharang dyan na aktibidades na dapat isinasagawa ng Pilipinas na naaayo naman sa batas ng international law. Dahil sariling teritoryo natin yun. Kaya hindi nga natin maintindihan kung bakit itong si Duterte masyadong binibi ang China ng ending sariling bansa natin ang naapektuhan at ang nakikinabang sa mga dapat na para sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na malapit dyan sa West Philippine Sea, eh China pa yung mas nakikinabang kaysa dun sa mga kababayan natin. Ganun kalala yung nangyari, no? Tapos itong mga alagad ng mga DDS, ng mga pamilyang Duterte, is hindi ko rin maintindihan kung bakit patuloy nilang pinoprotektahan pa and ipinagtatanggol pa yung mga kamalian nitong mga amo nila. Diba? Aniya, si PBBM pa daw may kasalanan kung bakit tayo binubomba ngayon ang water cannon ng China. May video ako dito pero sa tingin ko hindi siya karapat-dapat na ipakita dito dahil syempre April 1 ngayon mga kalyado, dapat more on good news tayo kasi unang bukas ng araw sa panibagong buwan eh. Dapat good news tayo para naman na maganda yung very consistent yung good news ngayong buwan. Pero hindi natin maiwasan magkakaroon pa rin dyan ng bad news. Alam nyo naman, hindi natutulog ang mga kawatan, di ba? Ang mga salot dito sa ating bayan. Kaya tayo, tuloy-tuloy lang tayo sa suporta. So, tuloy tayo. Ito yung countermeasure na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Basahin ko po sa inyo. Pakita ko muna sa inyo para yung detalye is buong-buo. Pwede nyo rin maibahagi sa mga kakilala ninyo na yung Pangulo natin is napaka-tapang talaga, bagamat napaka-hinahon din. Ayaw tayong ilagay sa kapahamakan. Tuloy, ito po. So, Philippine government to implement response countermeasure package. So, package po yan. Ibig sabihin, napakaraming napapaloob dyan sa countermeasure na yan. Amid sa kalagitnaan daw ng West Philippine Sea tension, ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan o, kahapon lang po yan binalita. Ayan, yan po ang West Philippine Sea. So, President Ferdinand Marcos Jr. said that he will implement a response and countermeasure package to deal with Chinese threats in the West Philippine Sea. So, himay-himayin natin mga kalyado, no? Kasi, alam nyo naman, mas maganda yung nagkakaintindihan tayo. Hello po, Madam Teresa Garcia, member ng ating channel membership team kalyado, sa mga gusto magpa-member dyan. Click nyo lang po yung join button sa katabi ng subscribe button. Sir Rolando Madarang, kumusta? Madam Lorelei Bernardo, Emil Labagat, Mr. Handler, Nimpa Belen, maraming salamat sa inyo. So, tuloy tayo. So, eto na yung countermeasure package. So, dito sa mga nakalipas na linggo, mga kalyado, kaya nga ng sinabi ko, sinabi ni PBBM na dapat there should be, kailangan may implement ng relevant national government agencies and mga instrumentalities para sa response natin and countermeasure. Ito na yung package na sinasabi dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sir Warshak Villesa, good morning idol from Bicol. Taga Bicol din po tayo sa Camarines Norte, Sir Warshak Villesa. Madam Lope or Sir Lope Asnar, thank you very much. So ito na yun. Kailangan kasi yung countermeasure package ni PBBM, gusto niya na talagang kumpleto na, package nga eh, kailangan reasonable, proportionate, naangkop talaga sa kung ano ang kinakailangan natin na solusyon dito sa problema ang kinakaharap natin. Pero wait ha, hindi pa ito yung pinaka-highlights ng pag-uusapan natin dahil ang pinakamahalaga dito, yung Executive Order Number 57. Good morning, Madam Carmen Sica Estimo. So eto yun, the President said that met. So, nakipagpulong siya sa mga security and defense official dito sa ating bansa. And may sinubmit silang mga necessary requirements to international allies who have expressed support for the Philippines against China. So,
ito po yung isa sa mga hina-highlights natin palagi, no? Yung mga policy ni PBBM, yung ginagawa niyang mga programa, lalong-lalo na sa mga teritoryo natin, especially sa West Philippine Sea, kung saan, hindi ko alam kung bakit napakaraming sumusuporta natin. Iba talaga ang karisma ni BBBM. Dahil ngayon po, mga kaalyado, as of today, padami ng padami yung bansa na nais magpahayag ng suporta at magbigay ng mga tulong sa bansa natin. Kaya nga meron silang nakipagpulong si PBBM dito sa siguro sa Department of National Defense, sa Department of Foreign Affairs, kasama na diyan si Secretary Gibo Ochodoro, 'di ba? Ang secretary ng DND. So meron silang isinagawang meeting diyan. Hello Madam Luciana Pasilibre. Paklibare pala. So nagpulong sila. Meron silang binuong usapan kung saan ito yung mga kinakailangan, may mga requirements silang itinatag na isasubmit sa international allies na nagpahayag ng suporta sa Pilipinas laban dito sa China. So at least 3 Navy personnel kasi po ang nasaktan dito sa Unaiza May 4. Di ba? Na-injured sila matapos na salpukin yung bangka natin. Kaya ito yung nagpuwera sa kay PBBM na, aba, teka, talagang matindi na itong ginagawa ng China. Kailangan na nating gumawa ng countermeasure package na kung saan ang nilalaman nito ay para protektahan ang mga teritoryo natin. Good morning, Sir Giovanni Panya. Madam Sir Moises Barreto, good morning din po. So, iba talaga si PBBM, no? Di mo maintindihan kung bakit. Siguro talagang sa galing at husay talaga ito ni PBBM, napapabilib niya yung mga international allies natin na talaga namang full support sa ating pamahalaan na against dito sa ginagawang pang-aabuso ng China. Diba? Nangyari lang yan sa administration ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kalyado. Ang depensa nitong mga DDS, karabi kasi ang depensa nila . Hindi mo na malaman kung saan nila inuungkat yung mga pinagsasabi nila. Unlike sa amin ng mga pro-government vloggers, kung makikita ninyo, gusto ko lang linawin, palagi kaming merong reference na ipinapakita sa mga viewers. So meaning, legitimate yung mga binabahagi namin sa inyong informasyon. Ngayon, para mapatunayan ko sa inyong legitimate kami, mga kalyado, lalong-lalo na si Sir Pao PH, di ba ang pangako ko sa inyo, never akong magsisinungaling sa inyo, never akong mag-clickbait sa inyo para sa views, para sa malaking views. Ang inahabol ko dito, ang advocacy natin magpahayag ng legit information, labanan ang fake news, at suportahan yung administrasyon na namumuno sa ating bansa. Dahil nga, walang bansa na uunlad kung kukontrahin natin ang kukontrahin yung ginagawa ng pamahalaan, yan yung hindi naiintindihan itong mga kababayan natin ang masyado nang nabulag sa panglilinlang nitong mga Duterte. So ito, gaya nito, halimbawa na lang mga kalyado, politiko, sa tingin niyo po ba mga kalyado, magsisinungaling po ba ang media organization na ito para lamang suportahan si PBBM, para siraan ang Duterte, or para suportahan si Duterte? Dahil kung mapapansin ninyo, may mga content din, may mga pinapublish din sila na against kay PBBM. Hindi naman totally against. Kumbaga may criticism din na parang hindi maganda yan. Kailangan pag-aralan muna yan. Hindi sila bias. Di ba? Ang gusto kong sabihin dito, kami mga kalyado is napaka-legit pa sa legit. Dahil hindi namin kayang bayaran yung mga news organization na yan, news group na yan, para lamang may content kami. Hindi po yung ganun. Ngayon, i-check nyo po ang content nila, nila Maharlika, nila Banat Bay, ni Tabat Choy, si Boss Dada. Kung makikita ninyo, halos wala silang maipakitang mga, references, mga pinablish ng media organization. Dahil, nakabase sila palagi sa mga sinasabi ni Harry Roque, si sinasabi ni Duterte, ni BP Sara, ganun sila magbahagi ng informasyon. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin natatauhan itong mga gagong mga DDS supporter na to. So, pwede na tayong mambalahura, magbanat ngayon, tapos na ang Holy Week. Diba? Naiintindihan naman yan ni Lord. Pasensya na Lord, kung medyo minsan bastos ang buhangan natin dito kinakailangan din kasi, mas bastos kasi yung kalaban natin So, tuloy natin mga kalyado, pinaliwanag ko lang sa inyo kung gaano ka-legitimate yung ibinabalita namin sa inyo.
on the records po yan, nasusulat, di ba? So, eto na. Eto yung matindi dito, mga kaalyado ko. Oh. Meanwhile, Marcos said that he has already issued directives. So, may directive BBM sa kanyang mga security and defense official. Ito. Over the course of these past days, I have met with and spoken to our country's national security and defense leadership. They have made their considered recommendations. And through exhaustive consultation, I have given them my directives, he said. Ito, I have also been in constant communication with representatives of relevant allies. So may communication po, mga kaalyado. Merong ano, merong means of communication si PBBM dito sa mga kaalyado natin sa international. Lalong-lalo na dyan, sa United States, sa iba't ibang mga, yung tinatawag na, no, diba? Yung mga like-minded countries, yung mga bansa na kaparehas natin, na gusto ng free and open in the Pacific region, and free navigation, diba? Sa karagatan, ayaw nila nung katulad ng ginagawa ng China, kaya sinasabi nga na like-minded countries. So, meron pong komunikasyon si PBBM doon. So, gaya nga ng sabi dito, I have also been in constant communication with representatives of relevant allies, partners, and friends, mga kaibigan, in the international community. Ito pa ang sabi dito. They have offered help to us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. So, ano na? Nasaan yung sinasabi ninyo na si PBBM? Is ilalagay sa kapahamakan ang Pilipinas. Di ba? Yung mga policy daw ni PBBM, mga kalado, is, ano daw, yun daw magiging dahilan para maging battleground ang Pilipinas. Eh, napakalayo naman sa sinasabi ng balita. Ha? Saan ba kayo kumukuha ng balita? Pwede bang ma-share nyo sa amin? Mukhang ano eh, mukhang na napakaganda ng mga binabalita ninyo para sa tenga ng mga DDS. Mukhang wala kayong binabalita na galing man lang sa mga legit na media organization. Eh, ito po yung sabi, oh. Taliwas sa sinasabi nila na papahamak daw tayo ng mga policy ni PBBM. Ayun, oh. Oh. They have offered help to us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. Diba? Parte tayo ng Indo-Pacific. Diba? Parte tayo ng Indo-Pacific, mga kalyado, eh. So, ang gusto ni PBBM, habang pinagtatanggol niya yung bansa natin, pinoprotektahan niya yung mga teritoryo natin dyan, is kapayapaan pa rin po ang mangingiral, hindi yung karahasan. Pangit po kasi ang damay-damay dyan lahat ng bansa, kaya ayaw natin na mauwi sa digmaan yung nangyayaring tension dyan sa West Philippine Sea. And for your information, mga kalyado, ito po yung pinakadahilan. Diba, sabihin ko na sa inyo, ito personal opinion and analysis ko lang, ha. And sabi dito kasi, 'di ba, Pilipinas, archipelagic country tayo. Kumbaga, mga isla tayo, watak-watak. Hindi tayo pure landmass na magkakadikit-dikit katulad ng US. Hindi tayo ganoon. Hiwa-hiwalay tayo para din tayong Indonesia. So, kung isusuma total daw ang lawak ng teritoryo natin diyan sa West Philippine Sea, alam niyo ba, mga kalyado, na mas malawak pa sa landmass ng Pilipinas yung West Philippine Sea. At yun yung nakikita kong dahilan. Kaya't si PBBM is napakaganda at naging matapang siya para protektahan yung mga teritoryo natin. Dahil mas malawak pa po sa landmass ng Pilipinas ang karagatan natin dyan sa West Philippine Sea. And meaning, ang ibig sabihin nun, ang pinakamadaling paliwanag dyan, kung isusuma total natin yung yamang dagat na makukuha at mapapakinabangan dyan ng mga mamamayang Pilipino, is million-million, billion-billion, pwedeng trillion-trillion pa yung mga natural resources natin dyan. Siyempre, pag sinabing natural resources, complete package na yan. Kasama na dyan ang mga iba't ibang mga isda. Di ba? Coral reefs, may presyo din po yan. Hindi yan basta-basta lang natural resources na walang halaga. Napakahalaga po yan, mga kalyado. Siyempre, andyan pa yung mga kabahurahan natin. Mga bahura, parehas lang yan, mga coral reefs. And siyempre, ang isa sa mga sinasabing na magpapayaman sa Pilipinas kung sakaling maging malaya na tayo dyan na makapag-explore sa West Philippine Sea
is yung mga natural gas, mga kalyado. Yan po yung pinaka-reason dyan. Diba? And alam nyo, may share ako sa inyo. Ito yung ano, parang analysis ko din to sa ginagawa ni PBBM kung bakit siya nakikipagkaibigan sa iba't ibang mga bansa, yung tinatawag na like-minded countries, gaya ng US, France, Canada, Australia, Japan, ano pa, Germany, Czech Republic, ano, pati India, mga kalyado. India na dagdag na sa sumusuporta sa Pilipinas. Alam nyo, ang India, kapartiyan, kabahagian ng BRICS, ha, ng grupo ng China. Ano yan? Brazil, Russia, Indonesia, China, and South Africa. Pero alam nyo, yung India, suportado ang Pilipinas. Diba, kulang na lang umalis na sa BRICS, eh. Magiging BRCS na lang sila. So, ito yung analysis ko kung bakit si PBBM nakikipagkaibigan, nakikipag-alyansa, and kumukuha ng mga iba't ibang naglalakihang mga investment dyan sa mga bansa na yan. Isa lang ang rason, mga kalyado. Ito po ay dahil pinaghahandaan na ni PBBM. Ito, ako pa lang magsasabi nito sa inyo, ha. Parang naniniwala kasi ako na may katotohanan tong nasa isip ko, eh. Naniniwala ako, mga kalyado, na nakikipag-alyansa si PBBM, nakikipag-alyado, nakikipagkaibigan, humahakot ng naglalakihang bilyon-bilyon or even trillions of investment dito sa Pilipinas is para kung sakaling tablahin tayo ng China. Bilang isa kasi yan sa mga malaking bansa na meron din mga investment sa Pilipinas, may mga import-export tayo, import-export relationship ng Pilipinas at China. So, kaya si PBBM na ikipag-alyado ng matindi at humahakot ng naglalakiang halaga na investment is dahil kung sakaling tablahin tayo ng China, nakutulin yung ugnayan ng pagbibigay ng export ng ganitong commodities, di ba? Ganitong mga kailangan natin na produkto para sa pag-angat na ekonomiya natin, is hindi na natin kakailanganin ang China. Meron ng US, meron ng Canada, meron ng Germany, Czech Republic at iba pang mga bansa na pupuno doon sa bagay na hindi na ibibigay ng China sa atin. Dahil nga, syempre, gigipitin tayo niyan, eh. Ah, sige. Matigas ka. Matigas ka, Marcos, ha. Sabi ni Xi Jinping, matigas ka, Marcos, ha. Ewan ko lang kung titigas ka pa kapag hindi na kami sa inyo mag-export, mag-import. Diba? Tingnan natin kung anong magiging lagay ng ekonomiya ninyo. So, yun po yung isa sa pumasok sa isip ko kung bakit si PBBM, priority niya na mas palawakin yung sakop ng sakop ng pakikipagkaibigan natin sa mga makapangyarihang bansa para kung sakaling patay na ng China yung relasyon natin pagdating sa import-export sa kanila, eh, kaya na itong punan ng mga investment na galing sa iba't ibang mga bansa. Diba, hindi kawalan ang China? Hindi yan kawalan, mga kalyado. Sige, aminin natin. Giant sila in terms of military, in terms of economy, in terms of everything. Sige, sabi nila yan, eh. Sila daw ang ano ngayon, economic power. Diba? Superpower country. Pero, mas marami din mga bansa na kayang ibigay yung ibinibigay sa atin ng China nung ang relasyon pa, eh, tinuturing tayong probinsya nila. Yun po yun, mga kalyado, eh. Kaya intindihin natin si PBBM kung bakit inilalapit niya yung Pilipinas sa mga bansa na may possibility na maging ano, maging katuwang natin sa pagpapalago ng ekonomiya natin. Dahil darating ang panahon, gigipitin tayo ng China. Dahil yun na yung paraan nila, eh, para maagaw talaga yung teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Magiging ano na sila. Kumbaga, natatakam na sila. Napipigil kasi sila ng PBBM, eh. Kaya gagawin nila ang lahat ng paraan para sakalin tayo sa kanilang mga kondisyonis. At yan ang hindi papayagan ni PBBM. Kaya, nung nakaraan, 21 country ang sumusuporta sa atin. Ngayon, padagdag na po ng padagdag. And dahil yan kay PBBM, kaya lagi po natin siyang suportahan, ha. And, eto na, ibibigay ko na sa inyo yung executive order, mga kalyado. Dito mas makikita natin kung gaano kaganda yung mga hakbang ni PBBM na ginagawa. Diba? Comment naman kayo dyan, mga kalyado, kung anong masasabi ninyo. Madam Angeline Orpia, good morning, Sir Pao, basta PBBM Junior kami, walang Duterte, bubuto. Kaya
Kailangan po natin ng India kung agriculture ang pag-uusapan, di ba? Pwedeng pumalit sa China yung India. Madam Nelly Domingo, thank you po. Saludo di Guzman, good morning. Boyet Asatilla, nakipag-join na si BBM sa mayaman bansa para simulan na ang kuha ng gas at oil sa bansa natin. Ayun. Sir Pao, laban lang para sa ating Pangulo. Binabato ang ating Pangulo kasi matalino at strong leader. Di gaya ng mga anti-Marcos na kinakalawang ang utak. Ano? Kinakalawang, parang BRP Sierra Madre. Diba? Gentleman's agreement na yan. Visit. Edison Capitulo, mabuhay ka PBB. Ay, tuloy-tuloy tayo. Tuloy tayo. Weak President Duterte. Sabi ni Sir Andy Duque. Ito po yan. Indonesia din. For agriculture. Thank you, Madam Nelly Domingo. Ito po yun, mga halyado. So, gumawa daw si PBBM ng ano, Maritime Council sa kalagitnaan ng patuloy na tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Diba, much escalated na po kasi Sir Wilson Custodio support PBBM. So, kung iano natin, iahambing natin ng pangyayari ngayon is mas lumalala tensyon sa West Philippine Sea. Hindi dahil sa kasalanan ni BBM, kung hindi gusto ni BBM na ibalik yung dating ano tindig natin diyan sa West Philippine Sea na taas no tayo sa atin yan, walang ibang pwedeng umangkin yan. Kaya tumataas yung tensyon. Hindi pwedeng isisi kay BBM yan na kinukontra ni BBM ang gusto ng China. Mali po yun. So eto mga halyado. Manila, Philippines. Eto na. President Ferdinand Marcos Jr. naglabas na po ng kautusan na has ordered the strengthening of the country's maritime security and domain awareness as tensions between the Philippines and China escalate over territorial disputes. Ito na po, di ba? Ito na po yung ano, pinirmahan ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin. Ito po yung ano, Executive Order 57 on March 25 to comprehensively tackle the cross-cutting issues na nagkakaroon ng matinding impact sa national security ng ating bansa, sovereignty, sovereign rights, and maritime jurisdiction over its extensive maritime zone, mga kalyado. So, ang ginawa ni PBBM, dahil dito sa Executive Order number 57 na ito, ito na po yung ano, ito na po talaga yung central, pinaka-sentro na mamumuno sa mga dapat na hakbang na gagawin dyan sa tension na nagaganap sa West Philippine Sea. Di ba ngayon, naguguluhan tayo, sino ba talaga ang namumuno sa West Philippine Sea? Department of National Defense ba talaga? Department of Foreign Affairs ba talaga? Ano ba? Philippine Coast Guard ba talaga? Philippine Navy? So, dahil dito mga kalyado, sa executive order na inilabas ni PBBM, and for your information, ang executive order mga kalyado ay inisyatibo yan ng Pangulo. Pangulo lang ang may karapatan na maglabas ng ganyang kautosan. Diba? Yan yung napakagandang naisip ni PBBM na gawin para maging united yung mga ehensya natin na nangangalaga sa depensa ng ating bansa. Ituloy natin mga kalyado. Paliwanag na lang natin sa inyo habang as we go along sa topic natin. Eto, Executive Order 57 noong March 25 to comprehensively tackle the cross-cutting issues impact. Sinabi ko na yan and tuloy tayo dito. So, despite efforts, sa kabila daw ng mga efforts ng China, or mali, despite sa effort ng Pilipinas na ipromote yung stability or yung katatagan at seguridad ng ating maritime domain dyan sa West Philippine Sea, so patuloy tayong nakakatanggap ng mga pagkukumpronta at mga seryosong panunubok challenges na nagiging banta hindi lang sa ating country's territorial integrity, kung hindi pati mga kaalyado sa katahimikan ng ating mga kababayan dyan, including yung kanilang fundamental right na mamuhay ng payapa, ng may kapayapaan, tahimik, di ba? Na malayo sa takot, violence, at sa mga banta na ginagawa ng China. Free from fear of violence and threat, read the document, a copy of which was made available on Sunday. Ito po yun mga halyado, basahin niyo po ha, para
Ito yun, galing yan sa Philstar. Hindi po tayo nagsisinungaling dito, Philstar yan. International yan mga kalyado, global yan. Diba? Hindi yan kayang bayaran para maglabas ng ano. Fake news kung normal na tao ka lang na. Kaya ni Sir Pau PH, kaya ko ba yung bayaran? Anong babayad ko dyan? Kahit mag-ipon ako ng isang taon, hindi ko mababayaran yan. Ayan o. Ang gusto ni PBBM, mga kalyado, is mamuhay yung mga kababayan natin. Tayong mga Pilipino. Diba magkaroon tayo ng peaceful existence? Diba? Kabilang yung mga fundamental na karapatan natin na mamuhay ng tahimik at may kalayaan na libre sa anumang karahasan, violenting action at banta na ginagawa ng China. Tuloy natin. Thank you sa 93 viewers. Paabutin po natin ng napakaraming likes para tumaas yung algorithm natin, engagement, mas mapanood to ng ibang kababayan natin. So, the issuance of the order. So, dahil daw, kung kaya't ano, naglabas si PBBM ng executive order, dahil ito dun sa ano, ito na yung kakambal noong countermeasure package na sinabi ni PBBM na lalaban sa mga illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks ng China Coast Guard at ng kakambal nitong Chinese Maritime Militia. Diba, magkadugtong po kasi yun, yung countermeasure package at itong executive order number 57. Diba? Ito na po yung resulta noon. Kabilang na po itong executive order na ito sa countermeasure package ni PBBM. So, under the order, sa ilalim nitong kautosan na ito, mga kalyado, intindihin niyo po, mga kalyado, sa ilalim ng kautosan na ito, yung National Coast Watch Council, ito po yung dating nangangalaga dyan sa kung ano man dapat ano natin dyan gawin o kung ano man na bagay. National Coast Watch Council dati ang tawag sa kanya. So, papalitan na po ang pangalan niya ngayon and i-reorganize bilang National Maritime Council na. So, ibig sabihin, kumpara sa dati na National Coast Watch Council, coast lang yun eh, sa baybayin lang yun. Ikumpara mo sa nirename mo na siya, pinalitan mo na ang pangalan niya bilang National Maritime Council. Ibig sabihin, buong katubigan ng Pilipinas is ito na po ang mga ngalaga sa kung ano man aksyon ang dapat gawin. At sino-sino po ba ang nakapaloob dito sa executive order na ito? Hindi po ito trabaho lang mga presidente, mga kalyado. Tulong-tulong po ito. Idinamay ni PBBM. 'Di ba? Ang pangit naman ng term, idinamay, kumbaga ipinasok din ni PBBM yung iba't ibang mga ahensya para makipagtulungan. Ito pong mga ahensya na ito, ipapaliwanag ko na sa inyo kaagad na lahat po ito may relevant na kaugnayan. 'Di ba? Dito sa West Philippine Sea. Malalaman niyo mamaya kung bakit. Sabi ni Sir Homer Agdas, kung matalino si BBBM, mas matalino si Digonggong dahil bininta niya ang West Philippine Sea nang di alam ng taong bayan. Medyo sarcastic ang banat mo, Sir Homer Agdas, ha? Yeah. Okay yan. At least, hindi mo naman tinira si BBBM. Okay? So, National Maritime Council na po siya, ha? So, ito daw, it will act as the central body in charge, o diba, of formulating policy and strategy to ensure a coordinated and effective framework for the nation's maritime security and domain awareness. Meaning, mga kalyado, yung National Maritime Council under the Executive Order 57, ang tanging body in charge na po na magpo-formulate ng mga pulisiya at estratehiya para masiguro na may koordinasyon, much coordinated yung mga bagay na dapat gawin para mas maging epektibo yung pagbabalangkas ng mga bagay-bagay na kinakailangan para matugunan, masolusyonan yung problema natin dyan sa West Philippine Sea. Grabe, ano? Napakagaling. Diba? Eto na. The council will be chaired. Ito yung mga mamumuno, mga kalyado. Will be chaired by the executive secretary. Si Lucas Bersamin po yan. Si Sir Lucas Bersamin. At ito yung mga member. Diba? So, under lang sila ni ano? Nasa ilalim lang sila ni Lucas Bersamin. Its members include the heads of the following agency. Ito po yung mga secretary ng iba't ibang mga ahensya. Ipaliwanag ko kung bakit ito mayroong kaugnayan, may mga relevant
tawag doon kaugnayan sa West Philippine Sea. Okay, ito po. Department of National Defense, nangunguna yan. Siyempre, defense yan. Malamang may kaugnayan sa West Philippine Sea. National Security Council, di ba? May security din, no? Seguridad ang ipinoproduce nilang serbisyo para sa Pilipinas. Ito pa, Department of Agriculture. Bakit naman nakasama ang Department of Agriculture? Sir Pao PH, eh, di ba? Pag sinabing agriculture, dapat yan. Sa land lang yan, eh. Sa kalupaan lang yan, sa mga palay, kung ano-ano pang mga buwang kahoy yan. Di ba? So, hindi po. Ang Department of Agriculture, mga kalyado, is napakalawak ng sakop niyan. Alam niyo po ba na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources is ano lang yan? Under pa yan ng Department of Agriculture. Ano yan? Tinatawag yan na DABFAR. Meaning, naka-attach ang DIPAR sa Department of Agriculture. Kaya, sakop po niyan ang mga yamang dagat natin dyan sa West Philippine Sea at sa buong katubigan ng Pilipinas. Ngayon, Department of Energy, karamay din. Bakit naman? Pati Department of Energy, nangangalaga para sa kuryente at iba't ibang mga kinakailangan regarding sa ano natin, natural gas. So, yun na nga po yung keyword. Kaya't kasama ang Department of Energy dyan. Dahil yan po yung nangangalaga sa mga ano natin, natural resources. Sila din yung ano, magkakandak ng aral dyan regarding sa mga exploration, sa rectobank, kaya damay-damay po yan. Kabilang din po ang Department of Environment and Natural Resources. Department of Foreign Affairs, alam nyo na yan, di na kailangan paliwanag yan mga kalyado. Department of Finance, kasama din yan. Department of Interior and Local Government, Department of Justice, Department of Transportation. Ha? Ang DOTR, mga kalyado, is under nila ang Philippine Coast Guard. Kaya't kasama po yan sa mga mangangalaga dyan under Executive Secretary Lucas Bersamin and the National Maritime Council. Diba? Ito ba, National Intelligence Coordinating Agency at ang Office of the Solicitor General. Tulong-tulong po sila with a total of 12 agency po yan na makakatulong sa National Maritime Council. So the National Task Force for the West Philippine Sea, binigyan din ng ano, hakbang, binigyan din ng role ni PBBM, di ba? Yung National Task Force for the West Philippine Sea ay magiging attached na po siya sa National Maritime Council. The task force is responsible for orchestrating, synchronizing and operationalizing the employment of the capabilities of different government agencies to achieve unified action in the West Philippine Sea. Yun po yung layunin dito. Maging unified yung hakbangin na kinakailangan gawin para sabi nga nila synchronize, sabay-sabay. Hindi nagkakawatak-watak yung mga dapat gawin. Ganito nga niya dapat gawin. Hindi, mali yan. So, with this Executive Order number 57, mas magiging synchronized na yung hakbang na gagawin natin dyan, mga estratehiya, para siguro, hindi na maulit yung mga ganyang karahasan sa West Philippines, di ba? So, palakpakan natin si PBBM. Di ba? Hindi tayo dito sinusugarcoat si PBBM. Napakaganda talaga ng ginagawa niya. I-compare mo naman kay Duterte. Eto pa, yung National Coast Watch Center Secretariat ay nirename din mga kalyado as the Presidential Office for Maritime Concern, which will provide consultative research, administrative and technical service to the council. So ito naman yung magpo-provide ng technical services sa council na ito. And yung Presidential Assistant for Maritime Concern ay pwedeng mag-report direkta kay PBBM pagdating sa mga critical at mga urgent matters affecting the country's maritime security and domain awareness. So, ibig sabihin, si PBBM pa rin yung nangunguna dito. Diba? Kay PBBM pa rin, nakasalala yung mga critical na bagay, mga, tawag doon, mga urgent matter na kailangan kaagad ng desisyon mula sa matalinong pag-iisip na katulad ni PBBM. Diba? Ganun lang po yun, mga kalyado, kasimple. Madam Trek Sibilya, hello. Hello, sir. Magandang araw din po sa iyo. Sir Marlon Chamson, ang aga yata ngayon, Sir Pao.
Para sa inyo ba, okay ang gantong oras ng pag-live stream? Mga alas 10? Inagahan ko kasi, sir, ano, Marlon Jamson, at tatlong araw akong hindi nakapag-live. Baka, wala nang manood sa akin. Diba? Sir Homer Agnas, kung matalino si BBM, sinabi ka. Sir Erwin Lopez, hello. Hello, madlang pipong mabuhay. Sir Jeannie K., or Madam Jeannie K., love for my president. God bless our country and our president. We support BBM all the way. So, tuloy natin. Matatapos na rin tayo. So, EO 57 also ordered the renaming of the National Coast Watch Center to the National Maritime Center, which will gather and disseminate information relevant to the country's maritime security and domain awareness. Diba? So, ano talaga, synchronization ng layunin dito. And mas ano, mas pag nagkakaisang solusyon, hindi yung watak-watak mga planong dapat gawin. So, ito na talaga yung body in charge para mamalakad sa mga hakbang na dapat gawin sa West Philippine Sea. Dahil dito, sa Executive Order 57 ni PBBM. So, ito na. Patapos na tayo. Isa lang naman ang rason dyan, mga kalyado eh. Beijing claims nearly the entire South China Sea, dismissing claims from other countries, including the Philippines and an international court, ruling that found its assertion to have no legal basis. So, dahil po ito noong 2016, diba? Pamumuno ni Duterte, yun po yung pinaka nag-ugat kung bakit tayo pinag-iinita ng China ngayon. Hindi pwedeng sisihin si PBBM dito, mga kalyado. Ito, personal ano natin ito, usap-usap na lang tayo dito, mga kalyado. Tapos na yung reference natin and masaya ako na hindi tayo umabot ng isang oras para hindi naman boring ang usapan natin. So, gusto ko lang linawin na hindi kasalanan ni PBBM kung bakit mas lumala daw yung pang-water cannon ng China ngayon. Hindi po pwedeng sisihin dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil noong 2016 po kasi, ang buong katotohanan, binibi masyado ng Duterte administration ang China. Kumbaga, wala nga nangyayari. Sige. Diba? Wala nga nangyayaring water cannon. Pero anong nangyayari? Halos sila na yung namumuno eh. Sila na yung umahawak sa mga desisyon na dapat gawin, mga hakbang na dapat gawin sa West Philippines eh. Wala na tayong boses noon dahil takot yung unang administrasyon. Very coward na ipagtanggol yung karapatan natin. Diba? And ngayon na mayroong presidente na pinaglaban yung teritoryo natin, gustong ibalik yung dapat na para sa mga Pilipino, magagalit ang China, tapos kasalanan pa pala ni PBBM. Parang katulad lang din yan ng ano eh. Alabawa, bahay ko to, di ba? Itong nagla-livestream ako dito. May katabi kaming lupa na hindi ginagamit. Ngayon, may pinatira ako dun na nagmalasakit lang ako sa'yo. Sige, magtira ka muna dyan. Pero sa akin pa rin yan, pagdating ng oras, kukunin ko na yan. Nakinabang ka na dyan eh. Tapos ngayon, kukunin ko na. Halimbawa, gagamitin ko na yung lupa, papagawan ko ng ano. Ayaw nang umalis. Ngayon, kakalabanin na ako. Diba? Ako pa yung mamasamain. Ako pa yung ipapabarangay. Porkit gagamitin ko na yung lupa na sa akin. Ganun yung dating eh. Kasalanan ba ni PBBM kung ganun? Babawiin niya na yung teritoryo na mas malaki pa sa landmass, total landmass ng Pilipinas? Hindi po pwede yun. Si PBBM, naging matapang lang siya. Sabi nga ni PBBM, hindi siya coward, hindi siya coward, hindi siya mananahimik sa gantong ginagawa ng China. Diba? Kaya, kung mapapansin ninyo, yung kumakalaban kay PBBM, yung kumukontra, and sumusuporta sa mga Duterte, malinaw ng mga pro-China. Kung hindi naman mga pro-China, eh sumasabay lang sa agos na ibinibigay na issue nitong mga Duterte. Alam nyo na, mga typical na vlogger ngayon, kung sinong matunog na pangalan, doon kakapit. Diba? For what? Siyempre, para sa pera. Diba? Money really matters, mga kalyado. Yan ang malungkot na katotohanan. Totoo talaga ang kasabihan na money is the root of all evil dito sa mundong ibabaw. Diba? Yan ang ugat ng lahat ng kasamaan. Isipin niyo kung walang perang involved, may mangyayari bang mga ganito? Kung walang korupsyon, diba? May mangyayari bang ganito? Money matters talaga, mga kalyado. Totoo po yan.
Kaya sabihin ko po sa inyo, suportahan natin yung tao na wala pang napapatunayan na meron talagang inakaw sa bayan. At kung maganda naman yung pinapakita, katulad ni PBBM. Ako, personally, wala akong nakikitang mali sa mga hakbang ni PBBM. Diba? Natutuwa nga ako at napasok ako sa gantong klaseng pagsusuporta pagiging pro-government vlogger. Taliwas sa dating ginagawa ko bilang isang vlogger na din ako dati. So, dito ako mas nag-excel. Yung knowledge ko, yung kaalaman ko, mas nagagamit ko dito para, di ba, makatulong din naman sa bayan natin. Kasi alam ko naman na kahit kailan di ako mapapasok sa politika. Ito yung simple way ko para magpahayag ng suporta. Kaya sana suportahan natin yung administrasyon natin. Napakahalaga niyan para sa ating bansa. Hindi tayo uusad kung lahat tayo kukontra sa administrasyon. Diba? Maraming salamat. Yan lang naman. Simple words of wisdom natin. Magkaisa po tayo. Sabi nga united we stand, divided we fall. Kung magkakaisa tayo, mas uusad tayo, mas aangat tayo. Pero kung watak-watak ang kaisipan natin, watak-watak ang suporta natin, hiwa-hiwalay kay Duterte, kay PBBM, kung kani-kanino, walang mangyayari, babagsak po ang Pilipinas. Kaya yan lang naman po ang hiling ko po sa inyo. And yun lamang, maraming salamat. Exactly 51 minutes, dito magtatapos ang ating live stream. And ayun, ingat po tayong lahat ha. And thank you very much po talaga. Kita-kita po tayo ulit mamayang gabi. Baka mag-live stream ako ulit kasi may nilabas na yun na balita itong si Super Ate, si Senator Amy Marcos. Sinusuportahan niya pa si Duterte. At wala daw masamang wala naman daw masama sa gentleman's agreement. So baka talakayin natin yan mamaya. Okay, maraming salamat sa inyo. Dito na lang po tayo. Isa-shoutout ko na lang yung mga nag-comment dyan sa live chat natin. Ayun. Huwag muna po kayong umalis para marinig po ninyo yung shoutout natin. Unahin ko lang po muna ito, no? Kasi mahal na mahal po yung mga member ko din, eh. Talaga, syempre. Madam Charlene Kim, Madam Irene Timog, Madam Teresa Garcia, Sir Camilo Misiano, Sir Wilfredo, Madam Cortez Cecil, Sir Bagtit, Madam Rosalie Malaino, Kaloyal Kualas D. Malls, Kaloyal Yumi ng Sorsogon, Madam L. Rutsi at kay Sir Walter Marcaida. Ayun. Shoutout ko lang mabilisan yung mga nasa live chat. Mabilis lang po ito. Mabilis magsalita si Sir OPH. Sir Erwin Lopez, hello. Robert Villara, hello po. Sir Alfredo Roman, Susan Dudas, Nelly Domingo, Madam Hello, Sir Marlon Chamson, Madam Trex Sibilia, Homer Agnas, Ginny K, Jonah Bipanya, Wilson Gustudio, Sir Andy Duque, Madam Angeline Orpia, Saldi de Guzman, Boyet Asotilla, Mamerto Torres, Edison Capitulo, Luciana Pakalibare, Moises Barreto, Warshak Bilyesa, Sir Camilo Misiano, good morning din po, Estribo, and Rolando Madarang, sino pa? Carmencita Estimo, Lope Asnar, Warshak Bilyesa, Emil Nabagat, Nympha Belen, Madam Ella May TV, Ronel Isorena, Evelyn Imperial, Mayco Studio, Kaloyal Alexandrade at kay Kaloyal Kualas Dimols. Thank you po. Bye-bye sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo. See you po ulit mamaya or bukas.